Hello, girls. Welcome to the first vlog. Girls talaga ang in-address ko kasi talagang totoo naman na girls lang talaga ang nagbabasa ng mga ganitong klaseng pocketbooks. Well, merong mga guys, but I think iilan lang naman sa kanila. So anyway, without further ado, these are all my Christine series collections. So nilatag ko lang siya muna dito and i-arrange ko muna siya by numbers. Ito kasi siya, yan ito. And then I will try to recall yung story sa mga books na to kasi talagang sobrang tagal ko ng ano, ang tagal ko na tong hindi nabasa. Okay, let's start with the first book. So, ito yon, yung The Devil's Kiss. Ito yung kwento ni Marco and the Emerald. Ayan. So, hindi ko siya nung unang nabasa. So, lately ko na lang ito nakita or nabasa. And then, followed by Ang Sisiw at Ang Agila. I think this is Jasmine and Nathaniel. Oh, tama. Ayan. So, book 1 lang ba ito? Hindi talaga kumpleto yung sa mga nandito sa akin eh. And then, ito yung larawan. Lalaki sa larawan. Ayan. Ito ay from Amanda. Wala na rin ba? I think, ano, wala na rin ba si Amanda? Parang I heard, ano, she passed away. I'm not sure, no? Comment na lang kayo kung totoo yun. Kung tama ako. Anyway, so parang dalawa yung nagsulat ng KS pala talaga. It's Amanda and Martha Cecilia. So, yung lalaki sa larawan at saka kapirasong papel, hindi ko to masyadong sineryoso. So, ito yung kay Aura and Miguel Redoblado. So, I think I need to refresh myself then dito sa story nila. And then, Wild Rose. Titignan ko talaga kasi hindi ko na siya ma-recall masyado. Parang, ano na lang, few na lang yung mga naaalala ko dito. So, ito yung A Virgin with... Oh, okay. Ito yung kay, ano, Alvaro. Sino yung ano dito? Sabi, A Virgin Widow at gusto niyang takasin ang bayaw na naghahangad sa kanya. Mula sa Houston, Texas, Christine was swept into a... Oh, okay. So, Christine, I think... Ano? Christine, dami pa nga. Di ba meron din Christine na ano? Yung asawa ni Don Leon. So, may Christine pa dito. Ito ba yung namatay? Eh, di ko na ma-recall basta. Okay. So, magic moment. Okay, Nick and Elena. Uy, grabe. Iba rin to. Iba rin yung ano dito, uy. Oh my God. Dito talaga ako sa sex scene. Ayan, oh. Pantyhose talaga. Mag-design din ako. Oh, okay. Ay, hindi pala sa sex scene. Nabanggit lang si Zandro. Okay, so number 12 ito. So Wild Heart and Wild Heart 1 and Wild Heart 2. Okay, so ito 'yon kay Jenny, Jennifer Fortalef, Jennifer Navarro. So I think ito yung pinaka badass na ano eh, character ng KS. For me, personally, kasi talagang ano eh, super feisty talaga niya.
parang feeling ko noon nung binabasa ko, ay sana ganun din ako. Kasi in real life, hindi ako ganun kapalaban kay, you know, like Jennifer. Parang nagmana rin sa kanya si Cameron, yung anak niya. Okay, now we're going to Endlessly. Grabe, ito yung masyadong maraming controversial ano reactions sa buong series, yung kwento ni Bernard, ni Jewel at saka ni Diana. Honestly, nung binabasa ko to, my heart was for Jewel. Parang gusto ko talaga silang dalawa ni Bernard na magkatuluyan. And excuse me. Honestly, noong time na binabasa ko ito, ano, super iyak ako. Hindi ko alam bakit ako umiyak. Siguro sobrang, hindi pa ako ganun ka, ano. Or baka kailangan ko talaga siyang basahin ulit sa perspective ko ngayong edad ko na to. Kasi sobrang awa talaga ako kay Bernard. Tapos parang, basta, ewan ko, nung nabasa ko na to, nung natapos ko, dun ako na-hook na kumplituhin ko lahat na basahin ito. So yun, sa mga gusto nang pumatay kay Bernard, well, hindi ko kayo masisi. Baka talagang alam niyo yun, iba talaga yung naging image niya sa inyo. So, for me, kailangan ko pala talaga siyang basahin ulit para medyo magkaroon ako ng ano, wider understanding why some of you are saying na hindi fair yung ginawa niya kay Diana at kay Jewel, ganyan, na sana siya na lang yung nawala. Yes, maraming nagwi-wish talaga na sana nawala na daw si Bernard. So, well, I think may dahilan si MC bakit niya ginawang ganun yung character ni Bernard. So, I don't want to dwell on that part. So, moving forward is Rose. Oh, ito pa. Diyos ko, another controversy. Diyos ko, mas controversial pa to sa mga ano, sa mga senador ng Pilipinas, yung mga characters ng Christine series. So, Rose Tattoo, so may dalawa siyang book. Ito yung kwento ni Lance and Billy. Billy Rose. Ay, hindi. Erica Rose? Pangalan niya? Teka lang. Bakit Erica Rose to? Tapos, Billy Rose. What the hell? Ano to? Kambal ba sila? Sorry, di ko na maalala. Pero, kasi sabi niya dito, sa Rose Tattoo 1, when Lance Navarro whispered, I do, Erica Rose, ayan o, kasulat. Erica Rose. So, bakit iba yung pangalan niya? Tapos sa pangalawa, Billy Rose. Guys, naguguluhan ako. So, enlighten me. grabe. Ito yung controversy. Asa na? Okay. Yan. Yung tattoo ni girl. Ni Billy. Wow. Grabe naman. Ikaw ba naman ang tatatuan? Ano ako? Baka? Diba? So, feeling ko rin nung binabasa ko to. Ang hot ni Lance. Buisit. Nakakainis pala talaga yung ugali. Okay guys, I was so naive that time. Kasi parang ano pa lang ako yata nito nung binasa ko. Early 20s. Yun. So feeling ko yung hot noon, nakakainis pala ngayon. Nakakaasar. So nandito na ako kay Romano. Ito. I think isang book lang ba siya yan? Ito yung copy ng kay Romano. So, si Romano and si Bobby. Okay. So, Derek pala yung pangalan nung ano, jowa ni Bobby before Romano. So, kasi sabi niya, sa ikalawang araw matapos gawing formal ni Derek, ang engagement nila yung natuklasin ni Bobby ang kataksi. Oh, diba? Tingnan nyo naman, Derek ang pangalan. Lahat talaga ng Derek, diba? Mang lulok. Char. Sinali dito sa usapan. Anyway. Ayun lang. And then, aha. This is, kapangbarako is Jade and Kurt. Okay.
ito naman yung sizzling book sa series, yung kay Kurt and Jade. Kasi naman yung mga nahihimatay, di ba? Nahihimatay ba daw? Badaw ba talaga pag ganun? Depende. I don't know. Kasi, well, ayoko namang maranasan yun, no? Pero siguro, may mga hindi kinaya, ano? Baka ganun. Ay, bakit ganun? Teka lang. So, may pangalawang, bakit may Romano 2? Tas, okay. So, parang, sandwich pala yung kwento nila Kurt and Jade kay Romano. Yun. So, una, sa unang Romano, sa Romano 1, nagkakilala pa lang sila ni Bobby. Tapos, dito, okay, nagkaanak na sila. Oh, okay. Okay, now, okay. Ito, puro ako okay. Okay. ito yung pinaka-favorite ko naman din. Grabe, lahat ata favorite ko. Pero, lahat naman may magaganda kasi talaga yung story nila. So, yung hasta la próxima vez or till next time is the story of Dana. Dana Isabella. Siya yung anak ni Diana and Joshua. Tama. Si Diana yung ex ni Bernard. And then, yung partner ni Dana dito, si ano. Or Dana, Dana, sa yon is Lenny. So, feeling ko rin naman noon nung binabasa ko to, ang gwapo ni Lenny. Parang pogi talaga niya dito. So, ang cute lang ng story or ang cool lang ng story kasi, ano, parang nag-time travel siya sa panahon ni ano, Don Leon, 1928. Oh, diba? So, you can only get it here in Christine series. At then, Panther Walks. Okay. Panther Walks, ito yung kay Danielle. Kay Daniel. Shucks. Kailangan ko talagang basahin lahat itong mga to ngayon. Ano ba nare-remember ko dito? I think to nabasa ko to, naisip ko naman noon si ano, Jacob Black. Diba? Parang Native American ba yung ano, yung looks ni ano dito? Ni Panther Walks. Not sure. Basta yun. Si Aidan, oo. Okay, now, ito naman, yung One Wish. I think ito yung kay Laura. Tama ba? Yes. Si Laura and, grabe, super inalikabok na. Sorry. Kakapunas ko lang sa kanila last week. So, siya yung, ito yung kwento ni Laura and Carl. Laura, siya yung anak ni Jasmine. Right? Oo, tama. Let me recall. Ano bang naalala ko ng mga panahon na to? May nasa yate sila. O something like that. Oy, grabe. Before, no, 37 pesos lang yung pocketbook noon. So, ngayon, magkano na to? Nasa 50 na ba ngayon yung pocketbook? Diba? Sabi ng isang friend ko na ano, na fan din ng KS, is kulang daw yung ano, kulang daw yung sexy part or sexy scenes nila ni Anton sa yate. Nabitin pa siya doon. So ayun. Isa sa mga magaganda rin kasi na ano, na part ng Christine series is yung ano, mga bed scenes nila. Hindi naman siya pang porn something na ano, pero talagang maiisip mo talaga na, ay Diyos ko, ang romantic naman ng ganun, ganyan. So parang medyo mapapawish ka talaga. For me, noon. So, para lang dun sa nahimatay, dun sa ano, na book nila Jade and Kurt. Parang medyo ano, na-cringe din ako doon kasi parang, hala, hinimatay siya.
So parang okay, nakakatakot naman yung part na yun. But huwag kayong matakot, girls. Hindi naman ata, hindi talaga sa kwento lang, sa story lang yun, unless talagang pinilit ka ng guy, diba? Baka mahihimatay ka talaga o dahil baka natakot ka or something, diba? So going back, eto kulang yung sa akin kasi Wild Ares, may Wild Ares to na wala yung number one ko. I think hindi ko talaga to nahanap sa PHR noon. Sa meron kasing store noon dito sa malapit sa amin na PHR. Tapos doon ko kinolect tong mga to. Eh nagsara na. So hindi na rin ako nakaano. So hindi ko talaga nabasa yung first ano nito. First book. Ito yung kay Del Mare. Tama? O yun, yung kay Jace and Serena. Parang gusto kong basahin yung book 1 nito. Nakakainis. Bakit ganun? Sino bang may copy yan sa inyo? Pasend naman. And then, ito pa. Wala rin ako ng book 1. Bakit lahat ng book number 1 wala ako? Ito yung kay Shannon. Tsaka kay Renz. Ayan. The sexual tension between Renz and Shannon was too strong to ignore. At natitiyak ni Renz na kung maangkin niya minsan si Shannon ay maglalaho ang nararamdaman niya para dito. The world was full of beautiful women and Shannon was one of them. There was nothing extraordinary about her. His wish was granted. He had a whole night with her. Then Shannon vanished. Ito ba yung tumalon si Shannon sa yate? Parang may naalala ko na ano, may mga pagtalon sa yate, something like that. Ito ba yun? Grabe, enlighten me, girls. Grabe, kung babasahin ko pala itong mga to, no? Kailangan maglaan talaga ako ng 1 week para dito. So, yun yung ano, Blue-Eyed Devil. Sino ba ang Blue-Eyed dito? Si Shannon ba? Or si Renz? Si Renz? Oh, okay. Tapos, ito, kumpleto na ako nitong Wild Passion. So, meron pang isa dito yung parang wild. Ah, wild. Puro wild. Grabe, puro wild yung mga girls. Ano ba? Wild Ares. Wild Heart. Wild Passion. Oh, di ba? So, ito yung kay Julian and Benedict. Wild Passion. Correct. Tama. So far... Well, honestly, sa own opinion ko lang, ito yung book na medyo, hindi ko naman masabing naboringan ako or parang hindi ko masyadong feel. Parang para sa akin lang, sobrang gentleman ni Benedict. Siya yata yung doktor dito eh. Tama? Siya ang doktor. Benedict Aragon, ang ano niya. Pero tingnan natin. Gentleman... Parang hindi naman gentleman dito sa pagkakasulat dito, no? Diyos ko. Ah, hindi. Si Julian pala yung ano, Espanyola sa mga anak ni Bernard. Parang siya yung parang she has the habit of ano, speaking in Spanish. So yun. Kasi ito nga, oh. Nabasa ko lang siya. Julian's habit of lapsing into Spanish whenever she was aroused was adorable and erotic. Wow, grabe. Kapag para na-arouse siya, nag-Spanish siya. Kaya pag na-arouse kayo, oh my goodness. Okay, this is fun. Okay, ayun, hindi ko masyadong, siguro mga, ano lang, top ano lang siya, like 7. Na rate 1 to 10 na 7 ito. Kasi parang medyo hindi ko lang masyadong ano or naburingan lang ako kay Benedict. Pero ano, okay naman siya. Wala talaga ako maayos sa opinion. Sorry naman. Okay, ito si Ivan Henrique. Ito yung kay ano Naya, tama? Oh, yun. Kay Naomi Navarro. Isang book lang ito. Tama. Okay. Tapos, si Naomi yung red hair. Dito. Tapos, laging nandito si ano. Dito nasa book pa na nabasa ko, na nakita ko. Si Kurt. Lagi kasi siyang ano.
lagi siyang nasa eksena ng mga bodyguards. So, si Naya yung may bodyguard. Taray, taray the girl. Adora. Sino si Adora? Okay. So, I think may mga paano dito? Pa-eksena yung mga seals. Yung mga bodyguards like sila Kurt. Si Tris ba? Ay, hindi. Wala pa siya dito. Oo. Then, eto. Have you looked into my heart? Part 1, part 2. Okay. So, kompleto naman yung sa akin. Ito. Teka lang ah. Hindi ko na maalala. Tinatry ko talaga. Wait. Dito kay Alina. No. Have you ever looked into my heart? Kanina ka kasi kwento to. Ano ba yun? Alam ko yung story, pero gusto ko sana sabihin kung kanino kwento yung character. Shut. Reveal ko na. Sorry naman, Serena. Sorry, Serena and Jared. Alam ko yung story nyo. Pero nakalimutan. Kasi yun, dito kasi ako nagbe-base sa mga title. Ayan. So, si Serena and Jared. At Hienza. Kaano-ano kaya ni Jared si Mayor ano no, dito as Chienza? Baka lolo. Ayun. Please check na nga natin kailan siya unang-unang na-print. Ito. First printing niya is 2003. Oh, okay. 2003 pala siya. Okay. So, yung Jared and Serena. Pasensya ka na, Serena. Favorite din naman kita. Pero talagang hindi ko lang talaga na ano dun sa title ng book. Eto. Eto. Pinaka-favorite ko sa lahat talaga, girls. Kung meron akong bias sa KS, eto siya. Si Trace Levin and Jessica. Para talaga kasing ano, ang cool lang na dating ni Trace dito. Parang, okay, sige, tara. Okay, may minark pa ako dito. Wait lang. Ano ba to? Ayan. Dinog ear ko pa siya. Bakit? Anong meron? Pinabasa ko pa din ito dati. Okay. Kay Marco. Si Marco nandito. Who's the fiancé, Jess? Ask Aiden. You haven't told about us this lucky guy. Tapos nandito na naman si Kurt. Lagi na lang eksena si Lapierre dito sa mga libro. Okay. Parang ito na yung ano, nakakuha ng ano. Nakakuha na ng pakakasalan si Jessica. So, yun. Gusto ko si Trace. Kasi parang hindi naman niya pinakasalan kasi si Jessica because mayaman si Jessica. Parang siguro he was up for the challenge and para sa kanya interesting yung proposal ni Jessica. But also nagustuhan ko to kasi ano, hindi talaga nagpasilaw sa pera tong si Trace. So iba yung intention niya. Actually lahat naman ng mga karakter okay, wag na kasi alam ko may kukontra. Meron na naman kayong babanggitin na ano, hindi niyo gusto. Kasi pinaka gusto ko yung ano, yung pagkatao ni Trace dito. Si Condor, ayan, si code name Condor. Grabe, babasahin ko nga ulit. Feeling ko ito yung dadalhin kong ano, libro sa flight. okay, so ito si Warrior Brad Santa de Leones. Tatlo naman yung kanya rin. Cameron and Brad. Sizzling din to eh. Pero hindi rin siya masyadong tumatak sa akin. Kasi yung parang feeling ko dito si ano. Parang si Brad, iba yung dating niya sa akin. Parang super muscle man. So, parang parang sa WWE. Sorry, pero ganun kasi dating niya sa akin. Tsaka yun, si Cameron din. Parang super feisty siya. Manang-mana sa nanay niya. Super yung ano, yung level ng personality niya.
sobra-sobra sa expectations ko. That's why I also love her dun sa kwento ni Yelena, which is the next book. Ito yung kwento ni Alessandro at saka ni Yelena. So, favorite ko rin to. Favorite ko rin tong ano, story ni Sander. Kasi parang wala naman akong makitang ano dito. Wala akong makitang kasamaan sa pagkatao ni Sander. Ayun, parang naghanap lang naman siya ng pamilya niya talaga. Parang ito yung journey niya para mahanap niya yung mga tunay niyang pamilya. Tapos iba rin yung ano, yung iba rin yung relationship ni Alessandro tsaka ni Camera. Parang feeling ko nawi-weirdohan ako. Pero yun nga, magkapatid sila. Ayun. Gusto ko yung ano, yung plot nito kasi from simpleng mahirap lang kasi si girl dito, si Yelena. So parang talagang she worked hard kung saan man siya nakarating. Ayun. And Forta, ayun, si Leon Forta. Ito yung okay, nilagay siya sa okay, so in before tong tatlong ano story na to. Si kwento ni Leon Fortalejo. Ayun, Isabelita. Sino si Isabelita? Ah, okay. So dati yung jowa before si Esmeralda. Okay. Ay, eto, maganda rin to si ano, si bodyguard si Tennessee. Si ayun, eto ano to si Genevieve and also ito yung nagpa reconstructive surgery, tama? I think yung tama ba yung naging mukha ni eventually or yung ending nito yung mukha, naging mukha ni Genevieve yung ay yung mukha ni Jillian kasi si Jillian talaga yung Genevieve. Ang gulo, ang gulo na pag-explain ko, basta si Tennessee. Sorry. Ang hirap mag-explain. Si Tennessee meron siyang asawa. Tapos Genevieve, yung pangalan. Ano ba? Babasahin ko ulit. Babasahin ko na lang sa likod. Nagkamalay si Genevieve sa isang ospital without any memory. Pagkatapos ng reconstructive surgery, natambad sa kanya ang pinakamagandang mukha, mukhang papangarapin ng sinuman. She was Jillian Huevo, stepdaughter of a multimillionaire who was missing. She had an ex-husband, the gorgeous Tennessee Hernandez, an ex-SEAL, at may dalawang anak sila. She had a perfect family, if only she could remember any of them, and if she survived the attempts to kill her. At kaya ba niyang protektahan si Tennessee? Okay, yeah. So, naging siya pala si Jillian Huevo. So, Genevieve pala pangalan niya. Pero pagkagising niya, pinalitan yung mukha niya to Jillian Huevo, yung ano, stepdaughter ng isang multimillionaire ano, family na nawawala. Tapos yun, di ba? Tapos hot yung ano, asawa. O, saan ka pa? Sana lahat na nagigising from an, ano, from an operation is like ganito. Nagising ka, tapos ang hot, ang gwapo ng asawang ano, nagpapakilala sa'yo, di ba? Sana all. Okay, so last two, Montefalco Island in the Sun. Parang feeling ko favorite ata ni Marta Cecil yung story na to. Kasi ano, Wiyo, ang kapal lang ng ano, ng book. So, ito yung kay Meredith and Tristan Falco. Bakit Montefalco? Pero ano, Falco. Ah, Tristan Falco ang ano niya. Ayun. Maganda rin yung ano nito. Puro maganda. Parang napapasyalata ako dito nung binabasa ko to. Kasi, ano, yung sobra yung pag ano ni Martha dito, pag describe ng place and all. So parang feeling ko talaga nung mga time na to is summer talaga yung mood ko when I was reading this book. And also last but not the least, ito pa yung last book ng Martha ng ano KS, yung Bodyguards. The Bodyguards 2 si Jose Luis Morrison Montefalco. Ah, Montefalco.
kaano-ano niya si Tristan. Eh, Montefalco rin siya. Ang gulo, girls. Tristan Falco, tapos Montefalco. Ano ba? Montefalco. Magkapatid ba sila ni, ano, ni Tristan at saka ni, ano, Cheyenne. Cheyenne? Cheyenne? Ano bang pagbasa nito? Alam ko, Cheyenne. Si Chey. Or Shay. Tapos si J-Lo. Ang nickname ni Jose Luis. Ito yung Wizkid eh. Si, ano, J-Lo. Or si Jose Luis. Siya yung Wizkid dun sa book ni, ano, ni Alessandro. Siya yung laging nasa computer. Siya yung sa data, nang hahack siguro. Parang siya yung silent type guy na matalino, na magaling sa technology. Ayun. Nasasayangan lang ako kasi nagkulang yung ano, nawala na si MC dahil ano, meron sana pang mga story for the bodyguards. Yung sila Jack, sila Daniel, yun. Sayang lang. But, ayun nga, anyway. Yun, meron ako major question dito. Mag-alak ba si Jose Luis at saka si ano? Tsaka si J-Lo o ano, hindi ko na lang or kailangan ko na lang talaga sigurong basahin yung book. So yun lang ang mag parang may kwenta ba. Okay, so I think that's it. Sobrang may sense ba yung pinagsasabi ko? Hopefully kailangan ko na lang siguro talagang basahin ito ulit kasi when I try to read some of these books, yung parang pa-browse na lang ako kasi by heart, alam ko naman na parang, ah, okay, familiar na ako dito, I know the story. So, may mga scenarios or may mga chapters na lang ako na binabasa ulit, lalong-lalo na yung mga medyo, ano, sexy time nila. Pampabuhay ng, ano, ng attention. But, babasahin ko ulit itong endlessly. Ayan. To, kasi talagang kinawawa na natin si Bernard, no? So, gusto ko talaga siyang ulitin ulit. In fairness, ang ganda ng cover. Ang ganda ni girl or ng model dito. And by the way, gusto ko rin yung ano, itong edition ng KS. Kasi yung ngayon ata, parang iba na yung cover. So, ito yung gusto ko kasi parang classic na flowery, floral lang yung ano niya, yung style. Ayun. Ayun lang. I hope you enjoy it kasi ano, nag-enjoy rin ako na i-share or mag-comment or ibigay yung mga opinion ko dito sa mga librong to. And if you have any suggestions or what not, ano na lang, i-drop niyo na lang siya sa comment section nitong ano, nung account or nung page ko. Page ba? Channel 'yon sa aking YouTube channel. And hopefully next video ko gagawa ulit ako ng ano Martha Cecilia din kasi meron pa akong isa pang ano collections niya yung sweetheart series niya. So yun lang for now. I'll see you again and thank you for watching it and I hope everyone is having a good day today. Bye.